Ayon po sa report mga sangkay, isa pong napakalaking kampo ng Hamas sa ilalim ng lupa ang napabagsak ngayon ng Israel. Anyway, bago tayo magsimula mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa ibaba po ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click to subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito po yung balita mga sangkay, no? Nagkaroon po ng matinding pagkatalo ngayon ang Hamas. Ayan po, IDF or Israeli Defense Forces destroys Hamas stronghold in heavy fighting. So ngayon mga sangkay, nakikita naman po natin na do lumalawak, no? Lumalawak itong digmaan na ito. Kaya nga may mga ano, mga sangkay na possible mag-create ito ng mas malaki pang war na siyang magfu-fulfill sa propesya sa Biblia na tinatawag na Gog and Magog battle. Well, mga sangkay, medyo malalim na usapin yan. Eto na, dito muna tayo mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang ito. Kinumpirma ng militar ng Israel na tinamaan ng jets nito ang Jabalia area kung saan nakatahimpil ang pinakamalaking refugee camp sa Gaza Strip. Okay, para sa inyong kaalaman ha, itong mga building dyan sa Gaza, yung mga kahit i-search nyo sa Google, yung malawak po na syudad na yan, ang ilalim po niyan, kampo ng Hamas. Pero mga sangkay, meron po silang tinatawag na mga headquarters sa ilalim po ng lupa na yan na pinagkukutaan nila. Ngayon, iyan po yung target ng Israeli Defense Forces na namawasak po talaga, mawash out sa pamamagitan po ng kanilang mga kagamitang pandigma. At isa po ito ngayon sa napabagsak. No, makikita nyo po mga sangkay, napakalalim. Ayan, makikita nyo naman. Yan po yung kuha ng video. Bugsod ng pag-atake, ipinahayag ng Israeli Defense Forces na napatay upmano nito ang isang senior Hamas commander at napabagsak ang underground infrastructure ng Hamas militant group. Ayan. Na nasa kote ng Israeli Defense Force ang isa sa commander na matinik ng Hamas. At kasama po sa napapagsak mga sangkay, siyempre, kasama doon yung marami pong mga member ng Hamas na talagang nasawi. Pero yung highlight po talaga dito, ito pong commander ng Hamas na napabagsak ng Israel. At ang matindi dyan mga sangkay, itong kampo na pinagkukutaan po nila, pinaka-headquarters po, isa sa mga pinaka-headquarters nitong Hamas. Ayan, makikita nyo mga sangkay, lubog. Napabagsak ng Israel. Iniulat naman ng Hamas rin na Health Ministry at isang hospital director na nasa 30 tao ang nasawi sa strikes. Dahil sa grabe, no? Ito rin po talaga yung kawawa sa part nila mga sangkay. Why? Bakit may mga nadadamay na civilian? Because may mga ano dyan mga sangkay, kawawa itong mga Palestine. Itong Hamas, hindi po pinapaalis itong mga Palestino. Ang Israel, gusto nila umalis na kasi nga ayaw nilang madamay sa digmaan na ito. Pero ang ginagawa po nitong Hamas, hindi, huwag kayo umalis, dito lang kayo. Bakit? Ang ginagawa ng Israel mga sangkay, ginagawa po nilang, hindi Israel, ang ginagawa nitong Hamas, no? Ginagawa po nilang pandepensa, panangga itong mga Palestino. Sa ibabaw po, ayan mga sangkay, oh, sa ilalim ng mga building na yan, mga nakikita nyo, yan mismo. Yung ilalim po niyan, mga kambo po yan ng Hamas. Marami na pong lumikas mga sangkay. At alam nyo, nagbigay na po ng huling, ewan ko kung huling babala na yun, mga sangkay, nakaraang linggo. Last, dito lang, nitong Sunday. Ang mabigat po nilang warning, lumikas na lahat ng tao dyan dahil may mangyayaring mas matindi ng pag-atake. Ito yung tinatawag nilang phase 2 ng ground offensive. So, ayon nga po sa report mga sangkay, wala pong ceasefire
na magaganap. Why? Ang gustong mangyari ng IDF o ng Israel, mabura po talaga itong Hamas dahil hanggat andyan sila, mananatili po yung problema na to paulit-ulit lang. Hindi ng airstrikes, kita sa mga video ang crater na nilikha sa lugar at mga pinadapang gusali. So yan mga sangkay, yan po yung report at kahit ito mga sangkay, ito din. Israel targeted a Hamas command and control center in Gaza yesterday. Mm-hmm. And this terrorist stronghold was also based in a refugee camp. Mm-hmm. Grabe, no? Galing po talaga ng ang galing nitong Hamas. Biruin nyo. Yung lugar na kung saan matatao, doon po yung pinaka HQ nila or headquarters. Bakit? Para pag pinaulanan ng kalaban nila, ang sisisihin Israel. Kumbaga, hala, pinatamaan nyo yung mga Palestino, hala, pinatamaan nyo. Pero mga sangkay, anong nangyayari? Ang realidad, dinadala po ng Hamas itong mga Palestino sa lugar na yan para sila po yung magiging panangga. Awa-awang nangyayari sa Palestine. A number of Israeli troops, Hamas terrorists, and civilians died in the operation. Israel also shot down a ballistic missile fired by Iranian-backed militants in Yemen. Mm-hmm. And the United States announced that 300 more troops are headed to the Middle East to deter a wider war. Grabe, no? Lumalala po ang digmaan na ito. Pero ang good thing lang naman, mga sangay, kasi ang United States of America talagang ano, nakapalibot na po, kumbaga sila po yung umaalalay sa Israel. Talam po natin na ang dalawang bansang ito pinagpala ng Diyos dahil nga po sa kanilang pagtutulungan. The Bible said, mga sangkay, sabi ng Biblia, kung sino ang magpala sa Israel, pagpapalain din ng Diyos. Kung sino man ang magsusumpa sa Israel, isusumpa rin ng Diyos. Diba? Chris Mitchell reports from Jerusalem. On Tuesday, the IDF announced it secured a central Hamas stronghold. Yan po yung kampo, mga sangkay, nasa ilalim mo. Sobrang tindi po nitong ano, Hamas. In the Jabalia refugee camp that served as a training center for the October 7th massacre. Israel said the operation included a combined airstrike and ground troops who killed a number of Hamas terrorists. So, ayan mga sangkay, yan po ang nangyari. Medyo masiselan na po. Hindi na po natin ipapakita. But let's pray na naway ano, no? Matapos na po itong digmaan at mapuksa na po itong kalaban ng Israel. Nang sa ganun, wala na po mga Palestino ang madamay pa again. Mga kalaban ng Israel ay hindi Palestine. Linaro na po nila yan. Ang kalaban po nila ay Hamas. Dahil itong Hamas, ang ninanais nito mga sangkay ay sukdulan. At gusto po talaga nila hindi lamang po mapaalis ang mga Hudyo dyan, yung tribe of Judah, kundi mabura mismo yung kanilang lahi. Ibig sabihin, lahat sila ay masawi. Itong ano, tribe of Judah. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.